Nais mo bang alamin kung paano pinaghahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher, Shek, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Alam nyo ba, mga bata, na ang bawat komunidad ay may natatanging katangian na maaaring ipagkaiba sa ibang komunidad? Gayunpaman, may mga katangian din ito na maaaring katulad ng ibang komunidad. Kumusta? Ano-ano ang mga katangian ng inyong komunidad? Paano mo maihahambing ang mga katangian ito sa iba pang komunidad? May pagkakatulad ba kayo ng katangian o di kaya'y pagkakaiba? Halina mga bata, basahin natin ang kwento na maghahambing sa mga produkto ng bawat lalawigan sa gitnang Luzon. Produkto sa gitnang Luzon ni Anibay F. Santos. Nalibot mo na ba ang mga lalawigan sa gitnang Luzon? Mga ipinagmamalaking produkto ba nila ay iyon ang natikman? Halika't simulan ito sa Bulacan. Chicharon dito ay katakam-takam. Matatamis na mga mangga sa Zambales ay matatagpuan. Masarap na tosino naman ay sa Pampanga matitikman. Sa Nueva Ecija, sa bigas ay sagana sila. Matamis na asukal sa Azucarera de Tarlac ang pagawaan. Kilala din ang Aurora sa paggawa ng masasarap nilang suman. Hindi naman pahuhuli sa lahat ng mga iyan ang masarap na tinapa sa Bataan. Kaya pitong lalawigan sa gitnang Lusoy tunay na kahanga-hanga sa pagkain nilang katakam-takam. Suriin natin mga bata. May mga pagkakaiba o pagkakatulad ang mga komunidad. Nakaaapekto ang likas na yaman, panahon at lokasyon ng isang komunidad sa uri ng hanap buhay na mayroon ito. Halimbawa ay ang komunidad na sagana sa anyong tubig ay karaniwang pangingisda ang hanap buhay. At kung sagana naman sa mga anyong lupa ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ang hanap buhay. Pagmimina at pangangaso naman ang hanap buhay ng mga nakatira sa kabundukan. May mga natatanging kasanayan naman ang mga tao sa pagbuo ng mga produkto at kabuhayan na kakaiba sa ibang komunidad. Halimbawa nito ang Paete, Laguna, na kilala sa industriya ng paglililok at pag-uukit. Sa bayan naman ng Basay sa Samar, kilala ang mga mamamayan sa paglalara o paghahabi ng banig. Naaayon rin ang mga ginagawa nilang produkto o pagkain sa mga bagay na makikita sa kanilang komunidad. Karamihan sa mga pagdiriwang sa komunidad ay inaayon sa kanilang kultura, tradisyon, at paniniwala. May mga pagdiriwang na panrelihiyon na isinasagawa ng maraming komunidad sa magkakapareho o tiyak na araw at panahon. Halimbawa nito ay ang Ramadan, Pasko,
mahal na araw at pista ng patron. Marami rin sa mga komunidad ay nagsasagawa ng mga pagdiriwang para maipagmalaki ang kanilang produkto. Isa ang Durian Festival sa lungsod ng Tagum sa Davao del Norte, Banig Festival sa Badian, Cebu, ang Chinelas Festival sa lungsod ng Gapan, Nueva Ecija, at ang Bawang Festival ng Sinait, Ilocos Sur, at iba pa. At ngayon mga bata, pagyamanin natin ang inyong natutunan. Punan ang chart ng mga produkto ayon sa kwento tungkol sa produkto sa gitnang Luzon. I-comment ang inyong sagot. Narito ang mga probinsya sa gitnang Luzon. Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. Maaaring i-post ng ilang minuto ang video upang kayo ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ba kayo ng perfect score? Magaling! At ngayon mga bata, paano nga ba nagkakaiba o nagkakatulad ang bawat komunidad? Lagi ninyong isaisip na nagkakatulad o nagkakaiba ang bawat komunidad sa kanilang kultura, tradisyon, at paniniwala. Gayunpaman, ang mga natatanging katangian ng mga ito ang tumatatak sa kanilang pagkakakilanlan. At upang tayahin ang inyong natutunan, maaaring sagutan ang chart na ito. Iba-iba ang magiging kasagutan depende sa kanya-kanyang komunidad. Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!